Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng 1 mixer to 1 power amplifier. So yun lang mga boss, hindi na tayo gagamit pa dito ng EQ or crossover or ano pa man. So ito lang yung ituturo ko sa inyo mga boss, mixer to power amplifier. Actually mga boss, hindi ko na sana gagawin pa ng video to. Ang totoo niyan, magsiset lang ako ng mixer, ng isang mixer at ng isang power amplifier para gamitin bukas. Alam nyo naman mga boss, bermat na tayo bukas, so kailangan natin magpatugtog ng Christmas song. So salubungin natin yung bermat, kaya magsiset ako ng isang mixer at ng isang power amplifier. So isishare ko na rin sa inyo mga boss, every year ganito yung ginagawa ko pag sumasapit na yung araw ng bermat. Nagpapatugtog ako ng Christmas song. So, ayan nga, kaya nagsiset ako ng isang mixer at ng isang power amplifier para gamitin bukas. So, naisipan kong gawa ng video to para kahit papano, meron kayong makuhang kaalaman dito sa video na to. So, ngayon mga boss, umpisahan na natin. So ang gagamitin natin na cable dito para may set natin tong mixer dito sa power amplifier. Kung titignan nyo, ayan. Gagamit tayo ng isang XLR to RCA. Tapos isang baby jack to RCA. So yan lang naman yung gagamitin natin mga boss para may connect natin tong mixer dito sa power amplifier. So simulan na natin. Unahin natin tong baby jack to RCA. Ayan. So, bali ang setup na gagawin natin dito mga boss. Kung titignan natin tong ating mixer, bali ito yung channel 1. Ayan, channel 1. So, ito yung control nitong channel 1 dito sa ating mixer. So, dyan natin i-connect tong isang RCA. Tapos, yung channel 2 naman nitong ating mixer, bali yan naman yung kanyang control. So, dyan natin i-connect yung pangalawang RCA. So, bali yung setup natin mga boss, yung left and right na signal papasok dito sa ating mixer, every channel or signal, isang channel dito sa ating mixer. Kung titignan nyo, yung channel 1, left signal, tapos yung channel 2, right signal. So, magkaiwalay sila mga boss. Hindi natin sila pinagsama sa isang channel. Tapos, itong baby jack na to, dyan natin i-coconnect yung ating laptop or tablet or cellphone. So, ganun bali yung setup natin dito mga boss. So, tapos na tayo dito sa RCA to baby jack. Ngayon, dito naman tayo sa XLR to RCA. So, ito naman yung i-coconnect natin ngayon. Kung titignan nyo mga boss, bali ito yung output audio nitong ating mixer. So, meron siyang ginamit na XLR output at PL output. So, titignan nyo, meron akong ginamit dito na adapter na PL. Ayan. So, purpose nito mga boss, para may connect natin tong RCA. Ayan. So, yun lang naman yung purpose nyan, bakit gumamit ako ng PL adapter. So, dyan natin i-coconnect yan, yung dalawang RCA na yan. Tapos, itong XLR, left and right. So, i-coconnect naman natin ito mga boss dito sa power amplifier. So, gawin natin. Ayan mga boss, so i-coconnect na natin itong XLR female dito sa power amplifier. Kung titignan nyo itong ating power amplifier, meron siya nakasulat na channel 1 input at channel 1 link. So, i-coconnect natin itong hawak natin na XLR dito sa link. Kasi itong ating cable na XLR ay female. So, hindi natin pwedeng i-connect yan sa channel 1 input. So, dito na lang tayo mag-coconnect dito sa channel 1 link. Ayan o. Female kasi itong ating gamit na cable. So, kaya dito tayo mag-coconnect dito sa channel 1 link. Tapos, itong isa, dito naman sa channel 2 link. So, sa mga hindi nakakalam dyan, itong link na nakikita nyo mga boss kung saan natin ikinonect tong XLR.
So, connected lang yan, mga boss. Yung channel 1 link, connected lang yan dito sa channel 1 input. Bale, naka-parallel lang yan. Ganon din dun sa channel 2 input at channel 2 link. So, kung halimbawa, gamit yung cable ay XLR female, a male. So, i-connect nyo itong XLR nyo dito sa channel 1 input at channel 2 input. So, ako mga boss, gamit ko kasing XLR ay female. So, kaya ikinonek ko itong aking XLR dito sa link. So, yung nakikita nyong input at yung link, so, pareho lang yan mga boss. Pareho lang naman na input yan. Pero madalas mga boss, yung link na yan, kung meron kang extra power amplifier, gusto mo i-connect dito sa power amplifier, pwede. So, yun lang naman yung trabaho ng link. Ngayon mga boss, sunod na i-connect naman natin itong mga speaker wire. So, bale dito na lang tayo gagamit ng output nitong power amplifier kasi wala naman speaker tong gamit kong speaker wire. Ayan. Pero meron tong speaker output mga boss kung titignan nyo. Ayan. So, hindi ko lang gagamitin yan kasi nga yung gamit kong speaker wire walang speaker. So, ngayon mga boss, i-connect ko lang to left and right. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, tapos ko nang may connect tong mga speaker wire. Ayan, left and right. Negative to negative, positive to positive. So, dapat mga boss, tama yung polarity natin pagdating sa mga speaker. Kasi once na baliktad yung polarity na paglagay natin dito sa mga speaker wire, so, posible, hindi buo yung ilalabas ng tunog na power amplifier natin. Na-encounter ko na yan mga boss, kaya kailangan siguruduhin natin na tama yung polarity. Lalabas naman yung tunog mo boss kahit na baliktad yung paglagay natin ng mga speaker wire dito sa power amplifier. Kaso ang problema, hindi buo yung kanyang tunog na ilalabas once na baliktad yung polarity. So kailangan mo boss, bago nyo i-power on tong power amplifier, i-double check nyo muna. Ngayon mo boss, after natin may connect ng mga XLR, ayan, pati na rin tong speaker. Ngayon, i-power on na natin tong mga unit para ma-test na natin kung lalabas ba yung tunog. Ayan mga boss, kung titignan nyo, na-plug ko na tong mga unit. Ayan. Ngayon, sunod na gagawin natin, i-power on na natin tong power amp. Kaso, i-off volume muna natin. Sa mga power amp, pag nagpa-power on tayo, kailangan i-off muna natin yung mga volume para safe yung ating power amplifier. So, tandaan nyo yan. So, hintayin lang natin mamatay itong ilaw nitong protect, nitong power amplifier. Yung kulay red. Napansin nyo, namatay na yung ilaw na kulay red. So, ready to use na itong ating power amplifier. Ngayon, sunod itong ating mixer, i-power on na rin natin. Titignan nyo, ayan, naka-power on na rin itong ating mixer. So, bali ang setup natin dito mo boss, yung main, left and right, so set lang natin sa standard. Ngayon, itong mid, bass, treble, so set natin tong treble sa 12 o'clock, ayan, tapos tong mid, 9 o'clock, so ganun din dito sa channel 2, sa bass, 12 o'clock. So, kung titignan nyo mga boss, same lang yung setup nila. Treble, mid, at yung bass. Treble, 12 o'clock. Mid, 9 o'clock. Bass, 12 o'clock. Ngayon, itong fader 1 at fader 2, bali ito yung gagamitin natin na volume. So, yung main left and right volume nitong mixer mga boss, naka-maintain lang yan sa 0. Bali, gagamitin natin na pang-control volume dito, itong fader 1 at fader 2. So, ready to use na itong ating unit mga boss, mixer, pati itong power amplifier. So, signal na lang bale yung problema dito, kulang. So, bale ang gagamitin kong music dito, battle na lang kasi baka makopyright tayo. So, pagdating naman sa music mga boss, no choice tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang magpatugtog, baka kasi makopyright tayo. So, minabuti ko na lang na battle music na lang yung pang-testing natin na music dito. Ayan.
So, credit na lang sa mayari nitong music. So, ito lang yung problema dito sa YouTube, mga boss. Hindi tayo basta-basta pwede magpatugtog na gusto natin na music kasi makapiright tayo. Kaya madalas, pinagtetesting natin na music yung mga battle. Katulad ngayon dito sa gagamitin natin na music, mga boss. So, credit na lang. So, simulan na natin, mga boss. I-set ko lang tong volume nitong power amplifier. So, isa-set ko na lang din to, mga boss, sa standard 12 o'clock. Ayan. So, bali, ang gagamitin ko palang speaker dito sa setup na to, mga boss, yung dalawang crown na yan, na size 15. So, yung bass na to, mga boss, hindi ko naman gagamitin yan. Bali, yung dalawang crown lang. Nasa loob kasi tayo ng bahay, kaya hindi na tayo gagamit ng bass. At isa pa, mga boss, sasalubungin lang naman yung Behrman bukas. So, hindi naman totally pang malakasan yung patugtog natin. Kaya hindi na natin kailangan pang gumamit ng bass. Ayan, mga boss, so play ko na. Boss, narinig nyo, tumunog naman. So, meaning, okay yung connection na ginawa natin. So, share ko lang pala sa mga hindi pa nakakalam dyan. Lalo na mga boss, sa mga first time pa lang na magkaroon ng power amplifier. So, kung nakikita nyo tong high pass, ayan, at itong low pass, so, kapag gagamitin natin tong power amplifier sa mid-high na speaker, so, kailangan mo, boss, itong high pass na yan, naka-on. Tapos, yung low pass, dapat naka-off. Kasi, yung low pass na yan, mo, boss, kapag naka-on yan, kung ang gamit yung speaker ay mid at saka high. So, ang lalabas na tunog sa mga speaker natin, mo, boss, bass. Kapag naka-on yung low pass na yan. So, kailangan laging naka-off yan kapag gagamit tayo ng speaker dito sa power amplifier ay mid at saka high. So, tandaan nyo yan. So, ngayon mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana, kahit papano, meron kayong natutunan dito sa ating video kung paano iset itong mixer to power amplifier. So, meron na tayong gagamitin bukas mga boss. So, ready to use na to para bukas. So, ito yung gagamitin kong pangsalubong bukas sa Behrman. So, magsisilabasan na naman yung mga Christmas songs bukas. Panigurado yan. So, kayo mga boss, i-setup nyo na yung sa inyo habang maaga pa. So, hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat! J. Christian, my favorite.